Okay. Hello friends! Hello mga sisi! Today, aatan kami ng kasal ng pinsan ni Mahal and I'm ready na. At nag-aayos pa si Mahal. At ako ito. Ready na ang outfit natin. Para sa kasal. Gusto niyo bang sumama? Malalaman kung sasama ko kayo later. Pero I'm looking forward good to attend a wedding because it's my first time to attend Valjean couple wedding. I attended Pinay Dutch couple wedding in the Netherlands and it was really nice. So let's see how it goes sa Valjean couple na wedding. I really like it when I can dress up and I can put extra effort on my face kanang with all the nice dresses, special clothes. Kanang mag-get up good ba for the wedding? Makarelate ka dili. Try lang. So let's go mga sisi. Mapakita ko sa yung outfit ko later. Ito yung outfit natin. Yan, nice ang shoes. Sabi nila dapat light color daw na shoes pero shoes, heels, sandals, pero mas bet ko ang black. Binili ko ang black kasi mas na papares siya sa lahat ng kulay. And itong dress galing sa Shopee. Shout out sa friend kong si Pring Pring, siya ang nag-order nito. Ayan, may pa-backless yan dyan. Ayusin pa ang ribbon later. Tapos may pakulot tayo by me. Of course, ako nagkulot-kulot nito. Char-char lang. And necklace, galing yan sa Paris. Hindi naman nag-focus. Ayan, basta Mahal yan siya na necklace. Binigay ni Mahal. Bag from Michael Kors. First time kong gamitin ang bag na to. Ayan. Tapos, meron tayong relo. Wala tayong masyadong accessories. Yan lang. Abang-abangan natin ang outfit ni Valjean para sa wedding. I'm excited. Okay. Love you mga sisi. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin dito sa YouTube. Okay? Thank you. Here is the Belgian waffle. He is almost ready. Yep. You're almost long. Not ready, but almost. Almost ready. We'll check his outfit apre later. GGSS. Smile. Bye. You go na. Mahal is stressing out. Am I? Yeah. We're going now to the Airbnb. Airbnb first because the wedding is at 2 p.m. pa. See you. Bye. Such a nice Airbnb. It's Christmas! Wow! It's Christmas! Ah, I'm sorry. Christmas is here. Okay, let's open Mahal the gift of Rani. For the happy new year. Okay. Do you want some water, Mahal? Yes, please. We have gifts. I could have waited for Rani. Yeah. Look at the gift. Especially this one.
so fancy. Okay, boy. It's perfect for today. Perfect. You can use that today, man. Yeah. Mine is electric toothbrush. Hala, so I can have one. Hala, look, mahal. Ah, with replacement heads. Yeah. Alright. Ik ga mijn outfit er vandaag, Rani. Hello, this is... Ah, what is this for? Look. It's the travel case, man. To put it in. Very nice, no? Yeah, very nice. Ah, I can travel with. I can go to France with this one. Merci. You want to eat lunch? Ah, ik heb dat ook, ja, Rani. At ayun, nakarating na kami dito sa Blankenberge, Belgium. Yun lang, wala kaming dalang flowers para sa bride and groom. Papa pala ito siya ni Mahal at mga kapatid niya. Nang makarating kami sa venue, inas niya talaga kami na magpicture muna. At ito na, malapit na magsimula ang ceremony. Nandito na ang bride and ang groom. Isa sa mga gusto kong gayahin sa kasal nila ay ang... I-ask ang mga guests na magdala ng flowers para gawing bouquet kasi yun yung ginawa nila, which is something na na-appreciate ko. Wow! Alam niyo mga sis, minsan naiisip ko paano pag ako nang ikakasal, sinong mag-walk sa akin sa aisle, eh wala naman akong papa, charis drama. The evil crazy in coconut is the evil. Welke manier dan ook. Dat zegt voor mij enkel en alleen maar. Ja, zij is mijn meisje. Ma. So yun yung bride at groom. At ngayon, mag-cheers sila to announce their marriage. To celebrate their marriage. Anong announce ka dyan? Dahil last year, nagkaroon na sila ng legal wedding kasama ang pamilya lang nila, ganyan. This year, nagkaroon lang sila ng kaunting ceremony. Masa yung kaunting ceremony? Yes, second wedding na nila ito with relatives and friends naman. And ito na, appetizer time na tayo. At in-interview ko pa ang pinsan ni Mahal kung alam niya pa ba ang pangalan ko. Kung kilala niya pa ba ako, eh tama naman siya. Siya nga pala si Ian. Ian Veneracion, ang pogi. Yeah, it's running. Hello, we are at the reception of the wedding. The reception hasn't started yet. What, how do you call this one? Pika pika. Pre-reception. We don't have it. Or we have pika pika, but not pre-reception. What's pika pika? You're so handsome. Pika pika is like chit-chat. I guess. A bit of food, but yeah. Not really. It's like snacks. The reception officially starts at 5 p.m. Ah, 5 p.m. pa? Yeah. So, 40 more minutes. Now it's just some time in between. Yeah. Chilling. Chilling like a villain, and the papa of Mahal is there. Taking pictures because he's a photographer. Amateur photographer? Qua? Amateur, like it's not his job. It's not his job. But it's his hobby and he's pretty interested. What can you say about the wedding? It's nice so far. It's nice. Hello! Hello. Habang kami naghihintay ng formal dinner, andito muna kami sa taas. Sa second floor para sa appetizer. Kasama ang kuya ni Mahal at ang kanyang girlfriend. Bet ko talaga ang kulay ng kanyang buhok. Sorry sis, take na ang kuya ni Mahal. At nandito na kami sa aming table kasama ang parents ni Mahal at ang kanyang mga kapatid at mga partners. Sis, meron silang disposable camera each table. Ang ganda ng concept, bet ko talaga. Isa naman to sa mga gagayahin ko. Pero ang tanong, ikakasal ba tayo? Malalaman sa susunod na kabanata. At ito na yung bunsong kapatid ni Mahal at gusto niya akong picturan. Mabuhay ang bagong kasal. Dito na sila. Ang happy lang ng couple na to, na-meet ko sila for the first time noong November
Every year, may tradition ang family ni Mahal. Sa dad's side niya, napupunta sila somewhere kasama ng pamilya, ng tito niya, ganyan. At nagkakaroon ng mga competitions, friendly competitions, ayun. Nang makakita kami ni Mahal ng photo booth, syempre, kinonvince ko siya na pumunta dito. At pumunta rin ang kanyang mga kapatid at kanyang mga magulang kasi dapat family daw ang mag-pictorial, charis, ang mag-photo booth, which is very nice. At ito na, nashock ako ng very light kasi binigyan ako ni Mahal ng ganyan na ano, sign. Sign ka dyan. Iba sana yung pinili ko sis, pero yan talaga gusto niya. Okay, sige, aasa na ba tayo? Na ako na ba ang susunod? Kapag talaga kasama ko ang pamilya ni Mahal, nafe-feel ko talaga na kasama ko rin ang pamilya ko sa Pilipinas. Ang jolly talaga ng family nila. Yung walang killjoy ganyan, lahat ay nakikisabay sa agos ng buhay. Wow. Wait, hindi kita ang stepmother ni Mahal sa angle na to. Ah, bahala na. Basta sis, ang saya-saya ng gabing yun. Pati ang jowa ng kanyang kapatid na babae, grabe din ka. Baliw. And it's time for couple pics. Ganyan. Ang nauna, wow, proud na proud si Marshy. Ang nauna ay ang kanyang bunsong kapatid at ang partner. Mabait din yan sis, ang jowa niya na yan. Tapos syempre, hindi na nagpatalo ang ano, Pinay-Belgian couple. Ay, ang kapatid niya pala sis ay nurse. Na babae, ang lalaki niya namang kapatid. Ewan ko, nakalimutan ko ang trabaho. So ito na. It's time for Pinay-Belgian couple na mag-inerte. Char. Machi-machi, oh. Natawa ko ng very, very light kay Mahal kasi nung pinicturean kami ng papa niya sa labas, nung kararating lang namin. Tapos syempre kami ang second couple na pinicturean, tapos ang third couple, ganyan. Tapos nag-ask na naman ulit kasi nakasunglasses daw siya. And ito na, the dinner has already started. Wow. Sarap ng kalkun. Yung sinasabi ko sa inyong baliw talaga ang pamilya ni Mahal na hindi ko maintindihan, na nakakaaliw, na nakakatawa. Kung ano-ano ang pinagagawa sa buhay, o tingnan mo kung anong gagawin nila ha. Sa pamilyang ito dapat hindi ka killjoy talaga. Dapat pakasamahan mo ang mga kabaliwan nila sa buhay. Ang mga bet nilang gawin. O tingnan mo ha. Formal dinner ito, pero ang gagawin nila ito na. Ito na talaga. O yan. Tapos nakadress pa ang mga babae ha. Kung anong mga pinagagawa sa buhay. Nakaka-good vibes talaga ang family ni Mahal. At dahil doon, lumabas muna kami at nagpahangin sa labas. Ma-enjoy ang view. Ang ganda ng view kahit walang sunset. At binidyohan ko lang ang Belgian sa outfit niya. Sana all. And syempre hindi nagpatalo ang Pinay sis for the walking-walking. Kala mo naman. Thank you Shopee sa outfit natin. At ito mga sis, nakakatawa sa CR nila, may nakalagay na ganyan. Kung mabaho ka raw, mag-spray ka muna. Bongga ang entrance ng cake for the newlywed sis. At ang dessert, ah, gusto mo ba yan? Oo, gusto ko ng ganyan. Charis. Basta iba ang flow ng kanilang celebration, ng kanilang program. More on talking talaga, quality time with the people, with relatives, friends, family, ganyan. Wala silang mga pa-games at wala silang MC, pero meron silang DJ. Nagkaroon ng first dance ang newlywed. Wow, ang saya. Ay sis, meron pala silang mga chinelas para sa mga guests. In case na sumakit ang mga paa mo, sa heels mo, ganyan, kuha ka lang doon ng free na chinelas. Ang dami ko na talagang gagayahin. Ang hilig nila talaga sa disco, sa mga sayawan. Sabi nga, ang pag-e-enjoy sa buhay ay walang pinipiling, ano, age. Bata ka man, matanda, okay. Party is life. Party is life. Dahil mga Belgians nga sila, may pa-midnight snack na Belgian fries. Yes, yes. Only sayawan, only ang drinks, only na fries. Well, hindi only ang fries. Akala nyo ba sa TikTok lang sumasayaw ang Belgian waffle ko? In real life, mahilig talaga siyang sumayaw.
Hindi na ako naka-join kasi ang hirap, di ko makuha ang steps. Sila na lang, uy. Nakabalik kami sa aming Airbnb at 2:30 a.m. Yes, it was indeed an unforgettable night. Let's go, back to reality. How was it? Good. Hello? Hello. Hello, Mahal. Hello, Mahal. How was it yesterday? It was very nice yesterday. Yeah, I had fun. You had fun? Yes. Yeah, you were dancing the whole night. I had fun dancing. Okay, well, you're a dancer, eh? I like dancing, yes. Yeah. How about you, Mahal? Me too. Yeah? On TikTok only. Not only dance floor. Yeah. Currently drinking coffee, but Mahal doesn't like his coffee. No. I've finished my latte macchiato. Thank you for watching this vlog, mga sis, mga friends. Bye. Bye. It was nice, no? Yeah, very nice. Very nice. We are tired. We are cassé in French. Yeah. Cassé is broken. Tired is mou. That's in Dutch. Yeah. Ik ben moe. Oh. Fatigué. Fatigué. It's French. C'est moi fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Yep. Goodbye. Don't forget to like and subscribe and comment below and hit the notification bell. That's your assignment. Thank you. Bye.